Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo sa may EDSA MRT Ayala Station. Makikita natin dito yung One Ayala Transportation Hub na malapit nang matapos. Kung napanood nyo yung last video na ginawa natin tungkol dito, napadaan lang tayo noon sakay ng EDSA busway. Pero this time, pupuntahan na natin at titingnan natin yung latest progress dito sa proyektong ito. Ang One Ayala ay itinayo dito sa strategic location sa kanto ng EDSA at Ayala Avenue sa Makati City. Ito ay isang mixed-use development project kung saan sa ground floor nito ay magkakaroon ng isang grand terminal, isang naturally ventilated na transport hub para sa mga P2P bus, kasama na dyan ang mga regular city buses na bumabiyahe papunta sa Makati City. Sa basement naman, ang separate na terminal para sa mga PUV o public utility vehicles katulad ng UV Express at electronic jeepneys. At makikita nga natin dito na tapos na dito sa bandang kanan yung dalawang office tower. Sa taas naman ng terminal makikita ang atrium kung saan mayroong commercial area para sa mga retail stores, shops at mga restaurants. At dito naman sa kabila, yung residential condominium at yung nasa likod ay isang 4-star hotel brand ng Ayala, ang Seda Hotel. Mamaya, pupunta tayo dun sa likod para makita naman natin yung progress doon sa kabilang side. Kung babalikan natin, dito nakatayo yung dating Hotel Intercontinental na ilang dekada din na nag-operate. Nagsara na ito noong 2015 at dinemolish na. At ito na nga ngayon, dito na nakatayo ang One Ayala Grand Terminal. So ayan guys, makikita natin dito yung MRT Ayala Station kung saan konektado ang One Ayala. So kapag natapos na yan at nagbukas na mula sa MRT, pwede ka nang dumiretso dito sa bagong Grand Terminal at sumakay ng bus, taxi o UV Express. Dito naman sa kabilang side, magiging konektado din ito sa footbridge kung saan magkakaroon din ng entrance dyan papasok sa One Ayala Transportation Hub. So ayan, makikita natin na kasalukuyan pang ginagawa yung bagong entrance na connected dito sa footbridge. Maganda yung ganito mga proyekto para sa mga commuters. Mapapadali na nga ang pagsakay papunta sa inyong destinasyon dahil nasa isang lugar na lang ang lahat ng mga transportation vehicles. Sana dumami pa yung ganitong mga integrated na transport hub katulad nga ng PTEC sa may Paranaque at yung ginagawa pa sa may Arca South na isa ring integrated transportation hub.
So yun guys, makikita natin dito yung hirap ng mga commuters sa pagsakay araw-araw dahil nga sa mahabang pila sa mga public utility vehicles. Kapag nagbukas na yung One Ayala Grand Terminal, mas marami ng masasakyan ang mga commuters at mas madali na ang pagbiyahe. So ayan, dito na tayo sa likod dahil makikita na natin yung dalawang office tower building na tapos na nga at kasalukuyan ng may mga tenants. Usually ang mga tenants dito ay mga BPO companies. So ayan guys, dito naman sa kabila makikita natin yung Seda Hotel, isang hotel chain brand na pag-aari ng Ayala. So ayun guys, makikita natin dito na malapit na rin matapos itong Seda Hotel. Ayan guys, mula dito sa Glorietta Park, makikita natin dito yung latest progress sa ginagawang hotel. Sa likod naman yan, sa gilid, kasalukuyan pang itinatayo yung mga luxury residential condominiums. So dito sa iisang lugar, meron ng transportation hub, meron ng shopping mall, meron ng hotel, meron pang mga office towers. So ayan guys, makikita natin dito yung mga office building na tapos na. Babalikan natin ang One Ayala kapag nag-opening na at ipapakita ko sa inyo at itutur ko kayo sa loob ng transportation hub.
So guys, ano masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.